Isang training and workshop tungkol sa basic news production ang ginanap sa DAET Camarines Norte. Ito ay sa pangunguna ng Southern Luzon Mission Adventist Communicators Team at dinaluhan ng nasa 20 mga correspondents at news contributors mula sa District 1 and 2 ng nasabing lalawigan. Si Donna Garbida para sa report. Basic News Report Production, matagumpay na itinaos sa DAET Camarines Norte. Dinaluhan ng humigit kumulang 20 participants galing sa iba't ibang simbahan ng Camarines Norte 1 and 2 districts ang News Report Production Training Workshop. Ito ay isinagawa at pinangunahan ng Adventist Communicators Team, Southern Luzon Mission, ACT SLM Officers. Mithiin ng nasabing workshop ang makagawa ng mga panibagong news reports na manggagaling sa probinsya ng Camarines Norte. Layunin po ng workshop na ito na makapag-train ng marami pang news correspondents para dito sa Southern Luzon Mission. Kaya ito pong aming ginagawa ngayon ay una sa mga iba't ibang probinsya na aming tina-target. So nag-start po kami dito sa DAET Camarines Norte, susunod po nito sa Sorsogon, then sa Catanduanes naman, and sa Burias. Until such time na makumpleto natin at magkaroon tayo ng mga news correspondents sa iba't ibang dako ng Bicol Region. Napakahalaga na script writing sa reporting kasi kung walang script writers, wala rin ire-report yung reporter. Pero sa mission kasi natin ngayon, nagkaroon tayo ng kakulangan sa mga script writers kaya nagpa siya ang ating communication director at ang buong communications team na magkaroon ng seminar sa bawat probinsya upang magkaroon tayo ng mas maraming manunulat na marunong gumawa ng tama, kumpleto at organisadong mga balita. Isa pong pribileyo ang aming nasilayan at napag-attendan ngayong hapon na kung saan ay ang pagbabalita ay isang mahalagang medium upang maipaabot ang impormasyon sa ating mga kapatiran. So dito namin natutunan kung paano sa pamamagitan ng advance na mga teknolohiya na ginagamit yung ating mga cellphones, yung ating laptops, sapagkat sa ngayong kapanahonan, ito ang napakabilis na kaparaanan upang maibahagi natin ang ating pag-ibangin. Kami po ay nagpapasalamat dahil nadala po ang training seminar na ito upang kami ay matuto sa mga makabagong gadgets na ito. At salamat din po na nagkaroon ng ganito. Ini-encourage ko po ang lahat ng churches na magre-report din sila sa Southern Luzon Mission upang lahat ng activities natin ay maire-report at ma-encourage ang ibang mga churches. Kasabay ng pagsasanay na ito ay ang seminar series para sa mga pamilya ng Camarines Norte sa pangunguna ng Southern Luzon Mission Director for Family Ministries, Communication, Religious Liberty, and ASI na si Pastor Levi Perdon. Ang pamilya ang pinakamahalagang institusyon ng ating lipunan at simbahan na kailangan nating pangalagaan at bigyan ng pansin dahil ito ay lubos na kinalulugdan ng ating Panginoon. Alinsunod sa mga pangyayaring ito ay ang pagtatalaga ng anim na mga kapatid sa Iglesia ng DAET na makikisangkot sa Free Ride Ministry. Ito ay pinangunahan ng isa sa mga matanda sa iglesia at naging viral sa social media na si Brother Jose Tanay. Ang pag-iingat ng Diyos kay Brother Tanay sa 20 taon na pagmamaneho ng tricycle ang siyang nag-udyok sa kanya na gawin ang pagmi-ministeryong ito. Tunay na ang pagsasama-sama bilang magkakapatid at paggawa para sa ikauunlad ng ating simbahan ay magdudulot ng kasiyahan, kasiglahan at kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mula dito sa DAET Camarines Norte at may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Maria Donna Ibarrientos Garbida, nagpapalita para sa Hope Today NTUC Newsline.